Ay, ko lang nalaman, Brad, na fans. Pero alcohol pry yan, ha, sir? Alcohol pry to. Alcohol pry. Good afternoon, mga Bogarts. And we're back again. Nandito ako ngayon sa Germany. Sa dati kong bahay. At dinalaw ko ang aking matalik na kaibigan. Yan, si Kabagi Sherwin. Yan. Pupunta namin yung isang Bogart na kasama namin dito. At interviewin natin siya kung ano ang buhay dito sa Germany. Kung anong advantages, disadvantages siguro. Kung anong mga tips niya. Kasi siya sa mga founder dito. May grupo kasi dito sa Bad Eye Bling ng mga nurses, Filipino nurses. At isa siya sa mga naunang dumating dito. Actually, sa pangalawa o una talaga. Kumusta ang buhay dito? Okay, Brad. Okay. City ba to, itong lugar natin? City. Small city. Small city. Less than 1 million ang kwan dito? Ang population. Ang population. Ano yung daladala mo? Pulutan! Naku! Oh, Brad! Akala ko nakashoot, Brad, eh. Nagbabala ka na kung masama na mga ito, eh. Pag nag-order ka ng sapatos, kontakin niya lang yung Instagram at Facebook niya, oh. Ganyan ang mga kolekta. Pre, wag naman ganyan. Masyado ka naman, masyado mo kong mahal. Alcohol, pre. Ano lang, basta lang to parang kali. Parang apple juice. Tama naman. Kasi, kwan yan eh, health conscious to. Kaya, alcohol pride dapat lahat. Nakita mo natin, pre, siya. Aking inumin. Kulang kayo sa... Yan, balat ng baka. Ano, Brad? Ano doon yan, siya yung dito? Ano, alcohol fry. Pre, ilang taon ka na dito sa Germany? 3 years na. 3 years na? Ikaw, pre, ilang taon ka na sa Germany? 10 years na. Kasi ko lang ng July, pre. 10 years na to. Ito na yung founder nito. Kung lahat ng asosasyon dito sa Germany, siya yung founder. Talagang Pilipinong-Pilipino, Corina Sanchez ang pinapanood niya. Corina Sanchez. So, pwede. Ngayon ko lang nalaman, Brad, na fans ka pala ni na Corina at ang pangalan niya? Karen. Sa hospital. So, bali 2 years na? 2 years na. Sa normal extension. Geriatric. So, matatanda. Sa Pilipinas, anong pagkakaiba ng hospital dito sa Germany? Malaking pagkakaiba. Magagandang mga kasama, mga ganun. Yung kasama na yun. Magagandang experience mo dito sa hospital na pinagtatrabahuan mo? Marami. Isa-isahin, marami. Una nga yung language. Yung struggle ng language. Magandang experience yun. Ha? Magandang experience yun. Negative, ginagawa akong positive yan. Doon ako mag-isip. Doon mo masusukat yung kakayanan mo kung kaya mong lumaban o aatras ka. So yung lang. Negative, mahirap, ginawa mong positive. Yan ang magandang mentality. Magaling yan, Brad. Dapat yung negative gawin natin, positive. Gawin natin positive. So pag nag-test tayo ng corona, gawin natin positive. Tama. Para... Yayaman tayo doon. Tapos sick leave na sick one week, ganun, di ba? Sick leave 1 week. With pay. Oo, na maganda. Na-experience mo na yun, pre? Nasubukan ko na yun, Brad. Natutunan ko kay Master Larry yan. Sa sahod, malaki ang difference. Kumpara sa Pilipinas, 6 to 8 times. Maayos ang kalakaran dito. May sistema. Ang tawag dun, patas. Patas. Patas ang sistema. Trabaho ka sa kanila, sweldo ka nila. Di na magtrabaho kasi may sakit ka, sweldo ka pa rin nila. Dahil investment ka sa company eh. Kung walang tao, walang manpower, hindi gagana yan. 4,000 euro. Ang liit naman na. Kasi mo konti. Talaga. Speaking of salary, based on experience, may corresponding... Categories. Kategory yan.
Sa akin kasi more than 10 years. Medyo nasa upper bracket. So yung more than 10 years na experience mo sa Pilipinas, carried out na siya dito sa Germany? Carried as long as may COE. Certificate of Employment. So hindi ka mag-start sa pinaka-base na sweldo. Saka ang maganda dito, every year, tumataas yung sahod mo. Sa akin, nakita ko, tinumpara ko yung payslip ko noong September, tapos October. Noong October kasi, 2 years ko na. Pinaasan nila yung sahod. Pagdating sa sweldo, isa yun sa mga parang manners dito. So hindi kita pwedeng tanong. Ganun din talaga ang manners ng ibang tao sa limbawa, sa ibang lugar. Hindi, pero magpili siguro naman. Ng range. Ng range. O ano yung range, sir, ng sweldo dito? Pag mga experyensyado na nakagaya mo, 10 years plus. 1,000 ang gusto mo. Anong gusto mo? By Philippine peso? Euro. O sige, pwede rin convert. Kasi kung sa euro, palimitan, pagka-experyensyado ka, 3,000 to 4,500. Yan, mga 4,500. Max yan. Kung wala ka pang mga hindi ka pa whiter gibilded, like wala kang specialization, kung hindi ka unlighter, kung hindi ka higiene personal, mga ganun. Pero kung normal na stufe ka lang at ikaw ay isang plague fuckrap lang, ayan, hanggang 4-5 siguro. Hanggang 4-5. So yung 4-5, yung 3,500 to 4,500 ng experienceadong nurse dito, malaki na ba yun? Yung 3-5 dito? Okay. Yan naman yung destination vacation na gusto niya. Oh, meron pa siyang Maxman dito. Maxman mo, brad. Maxman. Narito na sila. Bayaning tagapagtanggol. Sama-sama'y lilipo. Maxman nga din pala. Hindi mo kailangan ng brad matigas yan. Yes! Unang-una, malayo ko sa pamilya mo. Ako, yun ang tingin kong disadvantage. Ilan bang pamilya mo sa Pilipinas, sir? Isa lang. Mother, father. Ah, okay. Ano ba? Tapos, sa una, unang dating mo, mga culture shock. Hindi mo alam kasi kung paano gagalaw dito. Bahay ibang mundo to. Kung buhay ibang lugar to. Language siguro. Kung tayo, sa tingin pa naman lahat sa language. Sa simula talaga, lahat language mag-struggle yan. Pero pagdating ng araw, ganyan ka na kagaling mag-German. Marunong ka na makipag-away. Yan, lagi. Yan ang boss kasi. Mabait akong tao. Nagkipag-away yan. Pag hindi niya gusto yung ka-duty niya, nagsisiklib yan. O kaya pinapasiklib niya yung ka-duty niya para... Uwi ka na. Relax ang duty. Kailangan dito. So, mahirap talaga sa unang language, sir. Ibang-iba sa English. Oo, pero... Habang tumatagal, nakaka-adjust. Nakaka-adjust. Kahit diretso nang magsalita kahit mali-mali. grammar. Bang naim tumuloy. Mahirap ang German. Na-joke lang. Pero pagka ano kayo, decidido ba? Oo. Pagka decided kayo. Saka worth it naman. Worth it. Pag natuto ka na mag-German. Kasi marunong ka na mag-ipag-away. Hindi ka na nila mabubuli. Tsaka... May mga bully din pa? Yan, isa yan sa mga ano, sa disadvantage. Yung mga bully. Halimbawa, nagpakita ka ng kahinaan din ng since alam mo ng mga Pilipino, emotional. Take advantage nila yan. Yung
pagiging ganun mo. Ah, so kailangan mong i-defend yung sarili mo, kailangan mong matuto. O, pag lumabas ka ng bansa natin, Pilipinas natin, hindi natin teritoryo, kailangan buhulo mo. Iyak-iyak ka pagdating dito sa pagiging ganun. So practice makes perfect. Yun ang advice din ng mga German. Eh. Tanong sa kita, tapos movies. Siguro wag silang ma-discourage ano. Sa una talagang mahirap. So, naranasan mo ba 'yon? Magi-give up ka na mga ganyan? Oo. Oo, dito. Pag pumunta ka sa, hindi ba, may ayusin kang papel, kailangan mo ng appointment. Punta ka sa House Arts, punta ka sa Bangkok, punta sa Abeha. Anong tawag na nga dyan? Masyado silang kwan. Anong nakatawag na nga? Pati ako nakalimutan nga yung tawag. English ba? Oo. Pero maganda naman, may appointment. Kasi pagdating mo doon, mga 5 minutes, tapos mo na lahat. Yun ang maglandaan talaga pag may appointment. Isa yun sa mga advantage. Anong appointment yan, pre? Yung kwan? Yung mga doktor, mga ganun. Oo. Yung ang kagandahan, unang-una, ang kagandahan doon, may sistema. Ang magiging disadvantage lang sa'yo, kung ikaw ay taong walang sistema. Yung halimbawa, gusto ko bigla ka nalang susulpot doon. Sino ba namang matutuwa sa'yo? Bigla ka nalang susulpot doon. Kasi tayo, mga nasanay tayo, like yung mga Asian or kung sino man yung ibang tao, like mga Pilipino, na pag kailangan ng doktor, kailangan ng kung ano, no, basta may pera ka, punta ka na lang bigla. Eh hindi ganun dito. Kailangan ng appointment lahat. Appointment lahat. Kahit magpagupit, kailangan mo pa ng appointment. Ay, ganun. Okay. Anong papagupit mo? Marami. Lahat ng tumutubo. Health system. May konting kagat ka ng langgam, punta ka sa House Arts. Health insured ka, kumbaga. Health insured, wala ka parang baga, yun. Kasi sa atin, sa Pilipinas, kaya ang mga tao nag-iipon, pagkakaroon ng mga emergency, kailangan mo nang may bubunutin ka. Like, kailangan lang may ipon, ma-hospital ka. Dito, ang mga tao, kaya hindi nag-iipon, dahil lahat sila, socially secured sila. Insured na talaga, secured. Kasi socially secured sila. Like, pagka nawala silang trabaho, sasabihin ka ng gobyerno. Halimbawa, nagkasakit ka, sapos ng insurance mo. Halimbawa naman, tumanda ka. May isa, meron din rente, may insurance din. Halimbawa, nagkasakit ka at hindi mo na kaya magtrabaho, meron kang marireceive galing sa government. Kaya hindi na nila iniisip yung ipon, yung sweldo nila, gastusin lang nila yun para sa pansarili nila. Kasi nga, may mga social benefits tsaka health benefits na. Tama ba yun, sir? Tama. Sa pang maganda dito is, pag nandito ka sa Germany, malilibot mo buong Europe. Yun. Bonus yun. Bonus points yun. Ang pag-travel. Travel. Kasi ang Germany halos nasa gitna ng Europe eh. So, parang bonus na lang makapunta. Asan ba tayo yung part na Germany, sir? Saan ka? Bayern to, sir. Bayern. Bayern. Beste Bundesland, Deutschland. Sagmansion. Sagmansion. Okay. Stimmt das, oder nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, auch nicht in die andere Städte, aber die haben es das schon gesagt. Alle Bayerisch sagen das schon. Aha, ja, eigentlich. Aber ich habe auch in Kiel gewohnt und die Kieler sagen, das stimmt nicht. Ang kagandahan din, pag nakatagpo ka ng mga mabubuting kaibigan, kagaya niyan. Hindi ka malulungkot. Dadalhin ka sa kaligayahan. Oo, sa kaligayahan. Happy-happy palagi. Nagugutom ka, Brad. Anong ulam dyan? May lutong longganisa. Di ba? May lutong kamares. Dati kahit tulog ka, pre, bisikleta tayo, di ba? May mangungulit. Brad, bilyar tayo. Di ba? Brad, basketball tayo. Fitness din. So, ganun yun, pre. Parang tayo magkakaibigan dito. Family. Parang family. Second family. Second home to. So, pag nakatagpo ka ng mga tunay na kaibigan, talagang family ang turingan. Yun sa isa yun sa mga maganda dito. Mga Pilipino dito nagtutulungan. Totoo. Tulungan. Hindi yung kanya-kanya sa ilan. Pag nakita mga ngailangan ng tropa,
kaya narinig nyo naman yung mga comments ng ating mga kaibigan dito. Marami tayong mapupulot na kaalaman galing sa kanilang personal na karanasan. So, ayan, maraming salamat sa panonood ng aming vlog galing sa Germany. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share sa mga kaibigan niyo. At i-click na rin yung notification bell sa baba para updated kayo tuwing may meron kaming video na i-upload. Masasabi mo, pre? Liebe Grüße aus Bayern! Servus!